Si Juan de Puerto Carrero del Convento de Villanueva de la Serena, o mas kilala bilang Juan de Plasencia, ay ipinanganak noong unang bahagi ng 16 na siglo bilang Juan Porta Carrero sa Plasencia sa rehiyon ng Extremadura, Espanya. Isa siya sa 7 anak ni Pedro Porta Carrero, isang kapitan ng isang Espanyol na schooner. Ginugol ni Juan de Plasencia ang halos buong buhay niya bilang misyonero sa Pilipinas, kung saan nagtatag siya ng maraming bayan sa Luzon at nag-akda ng ilang mga librong relihiyoso at pangwika. Pumapanguna na rito ang unang aklat na nalimbag sa Pilipinas, ang Doktrina Kristiyana o Christian Doctrine sa wikang Ingles. Kasama si Padre Diego Orpeza ay pareho silang nagsimulang mangaral sa paligid ng Laguna de Bay at Tayabas sa Quezon Province, kung saan itinatag niya ang ilang bayan. Ang customs of the Tagalogs o ang Las Costumbres de los Tagalog Filipinas ay naglalaman ng maagang tala ng buhay ng mga Tagalog. Ang dokumentong ito ay itinuturing na mahabang monograph at nakapaloob sa pangunahing sanggunian na itinala ng magsagawa ng ekspedisyon ang mga Espanyol sa Pilipinas. Tatlong mahalagang usapin ang binigyang pansin. Una ay ang kontekstong sosyo-politikal. Ikalawa ay ang diskurso ng kapangyarihan sa kolonyal na pagsulat. At ang ikatlo ay ang lohika ng binarism. Ngayon ay ating balikan at tayo'y magbalik-tanaw sa mga kaganapan noong 16 at 17 na siglo. At ito ang The Customs of the Tagalogs. Matipuno, makapangyarihan at matatapang na hepe. Iyan ay ilan lamang sa mga pisikal na katangian ng mga datu. Mga tinaguri ang makatarungan at iginagalang na namamahala sa kaugalian na batas at siyang nagpapanatili ng kapayapaan at pagkakaisa ng komunidad at tumatayong kapitan sa panahon ng digmaan. Ang commoners o mas kilala sa tinatawag na aliping namamahay ay isa sa mga kabilang sa tinatawag na social classes, kung saan ang mga commoners na ito ay madalas ay ikinasal na at pinagsisilbihan ang kanilang mga amo o tinatawag nating masters sa wikang Ingles. Sumayaw sa bawat hampas ng hangin, sa mata ng madlay nakakaaliw, sa pusong nagpapakitang giliw, ay tuwang walang kupas, puso'y naaaliw. Alay sa berheng idinadambana, sa harap ng altar ay ipinapamanata. Ligaya at aliw sa bawat makakakita, pagkat kabanalay mahihinuha. Mga babae at lalaki ay nagsusuot ng palamuti upang sila ay magmukhang mas kahali-halina. Ang kadalasan nilang isinusuot ay ang kwintas, hikaw, at pulseras. Ang palamuting ito ay yari sa ginto. Ang mga palamuting ito ay sumisimbolo ng kagandahan at katapangan. Wika at sistema ng pagsulat. Ang mga Pilipino noon ay gumagamit ng iba't ibang dialekto upang makipagkomunikasyon sa iba. Baybayin naman ang unang sistema ng pagsulat ng mga Pilipino noong panahon bago pa dumating ang mga Kastila. Ito'y ginagamit ng ating mga ninuno at laganap na noon sa bansang Pilipinas. The Philippines has a very rich and colorful history. We have a unique culture that only exists in some parts of our country, and we have our own traditions to thank our ancestors for. We Filipinos are believe in pamahiin. We have it in our blood,
passed on to us by our grandparents, parents, and even by people we met outside of our families. Here are some superstitious beliefs and practices that play an important role in our culture and every Filipino person's day-to-day life. Additionally, they also believe in aswang, duwende, kapre, tikbalang, pagchanak, o chanak. They also believe in magical power of amulet and charms, such as anting-anting, kulam, and gayuma or love potion. They worship many gods and goddesses, but Hala, the supreme being. Injanil, the god of agriculture. Sidarapa, the god of death. Agni, the god of fire. Balango, the god of rainbow. Mandarangan, the god of war. Siginarugan, the god of hell. And Lalahon, the god of harvest. Also believe in sacred animals and trees. Bukid, pananim at pagsasaka ang mga katagang maisa sa wika sa payak na pamumuhay ng mga sinaunang Tagalog. Sektor ng agrikultura na siyang ipinamulat ng mga Espanyol ay binigyang halaga. Maging ang pangingisda, pangangaso at pakikipagkalakaran ay bahagi ng kanilang karanasan na sumasalamin lamang sa kasipagan at natural na proseso ng pamumuhay. Customs of Tagalog. Kahalagan nito sa ating kasaysayan. Naririto ka? Naririto tayo, tumitindig bilang Filipino. Pinag-aaralan ang mga katangi-tanging kasaysayan na umubog sa ating pagka-Filipino. Custom of Tagalog. Na nagpapatunay na ang mga ninuno natin ay namulat sa iba't ibang paniniwala, tradisyon, relihiyon at kultura na ang tanging relasyon nito sa atin ay pahalagahan. Gawing kayamanan dahil ito ang dahilan kung bakit tayo ay tumatayo bilang isang binhi ng ginto ng kasaysayan. Kahalagahan nito ay isang bunga at pangyamanan. Bagamat tila bang unti-unti nang nakakalimutan dahil sa umuusbong na panibagong kaganapan ngayong kasalukuyan. Ito pa din ba ang patunay na tunay itong sariling atin na dapat angkinin, kilalanin, palaguin, at yakapin? Mahalaga ito. Mahalaga na ang pagka-Pilipino ay hindi itinatanggi kanit-kanino man. Ang sarap maging Pilipino, ang saya maging Pilipino. Hindi man kaputian o kaitiman ng aking balat, kundi sakto lamang. Nais ko sanang ipabatid sa inyo na ang pagbibigay pansin ng pasasalamat sa Custom of Tagalog ni Juan D. Plasencia. Dahil ito ang patunay na ang kahalagahan ng ating paniniwala, tradisyon at kultura ay ating minamahal hanggang ngayon. Atin sanang papasukin sa ating puso't isipan ang kahalagahan nito dahil tayo ay tumitindi bilang isang Pilipino.